So ito na mga kababayan. So ito na. Meron pa tayo isang content dito. Actually, dalawa pa, no? Okay. So mga kababayan, alam nyo ba? Si Aimee Marcos napikon. Napikon si Aimee Marcos kay Connie Season. Napanood ko ito kanina. Una kasi, nakita ko na sa balita na politiko. Okay. So sabi dito, akala ko interview ito. Aimee Marcos, ano to? Irk. At radio shows question on pro-China tag. So yung irk kasi ibig sabihin nito na ano, na irita. 'Di ba? Na irita. Okay. Akala ko interview, 'di ba? Akala ko interview ito, Aimee Marcos irk at the radio station shows questions on pro-China tag. So na pro-China tag po kasi si Aimee Marcos. At ngayon, nakita po ng buong Pilipinas at ng buong mundo na pikon po yung idol po ni Mami Peng na si Aimee Marcos. Sabi dito, Senator Aimee Marcos appeared to have lost her cool for a moment when she was asked on GMA Network DCWB Radio Monday about the perception that she is an ally of China. So pikon, napikon pala siya. Okay. So hindi ako nandito para pagtanggol ang China, sabi ni Aimee Marcos, no. Hindi ako abogado ng China. Sabi niya ganoon, no. Ako ang tanging senador na talagang naninindigan na kailangan tayo ay may malayang foreign policy, hindi katulad nito na sobrang pro-American, said Marcos, who chairs the Senate Committee on Foreign Relations. So, plakpakan! Woo! Galing! Very good. Dapat pala, dahan-dahan pala, no? Ganun. Galing! Sino nakapanood nito? Napanood nyo na ba? Press 1 nga kung sinong nakapanood ng interview. Kasi kapag marami nag-press 1, hindi ko na ipi-play. Kasi medyo mahaba, medyo ano eh, 10 minutes yun eh, tapos pinutol ko pa, di ba? Press 1 sa nakapanood, press 2 sa hindi. Okay. Host Connie Season then responded, mabuti ho at nabanggit nyo yan. At ipapasagot ko na din ko na lang din. Kasi ang nakukuha nating feed ngayon, parang maka-China daw kayo. Hindi raw kayo pro-Pinoy. Mabibigon talaga to. Di ba? Ah, so hindi nyo pa ay, oh, so hindi nyo pa napanood. So panoorin na natin. Okay, panoorin na natin. Sige, panoorin natin. Para mas maganda. Senator Aimee Marcos. Actually, itong interview na to, umabot ata to ng 20 minutes. 20 minutes yung interview. 20 or 30 minutes. Pero patuloy na lang po natin sa 10 minutes para makuha po natin yung setup kung bakit siya napikon. Sige, panoorin natin to, ha. Senator Aimee Marcos, ang chairperson po ng Senate Committee on Foreign Relations. Pag-usapan natin ng mga iba't ibang issue tungkol pa rin po sa West Philippine Sea. Magandang umaga po sa inyo, Senator Marcos. Pero mismo ho ang kapatid ninyo, no, si Pangulong Bongbong Marcos, matapang din ang kanyang mga pahayag recently, hindi ba? Nakakausap po ba kayo? Napapayuhan niyo ho ba siya? Dahil sinasabi niya, wala talagang isusuko kahit isang pulgada, no? Oh, tama naman yun. Talaga naman na walang dapat isuko. Wala naman na pinag-uusapan na isusuko. At pareho naman ang sinasabi. Ang problema, dagan yung EDCA na halos walang ibigay. Tapos umaabot na daw sa 17 military bases halos. Kaya napipikon yung China. At kawawa yung mga isda natin, kawawa yung Coast Guard natin, hirap na talaga yung Navy natin. This is the biggest Navy in the world, ang China. Eh anong itatapat natin dyan? Yun ang aking kinatapos. Ang sinasabi ho ng ilang mga professionals na mga nandito ho sa mga larangan na umaga nakikipaglaban talaga, sinasabi nila na kaya rin ho mabuti na nakikita nila na may mga kaalyado tayong bansa katulad po na halimbawa ng US, ng Australia at iba pa. Dahil nga sa panggigipit po no na nagaganap doon sa West Philippine Sea, no, yung recent supply po, resupply mission nga lang hinarang na naman binangga ng water cannon ng China ang ating resupply boat, no. Paano ho kasi babalansehin daw na parang either we make a stand na kasama ang ating mga kaalyado at pagpapalakas po ng sarili ho natin sa datahang lakas, kaysa naman ang ating pong stand ay malabnaw, no, dahil may mga panghaharas mula po sa China. Talagang hindi natin na mapagkakailan na nakakapikon talaga, nakakainit ng ulo ang ginagawa nila at inaapi yung maliliit, ano, yung mga nisan, yes. Walang laban ng mga pobreng bangkay na yun, ano. Pero ito din,
kikita natin ang sanhi nito, eh, sila napipikon din sa atin kasi payag ng payag tayo sa pagpapasok ng mga Amerikano na halso ng pahintulot, nagpapa-live fire pa, at napakarami ng base militar nakatutok sa Taiwan. Kasi maliban pa dyan sa West Philippine Sea, meron pa tayong Taiwan Straits issue dyan sa bandang Batanes, eh, biglang nag-militarize dyan. At sa Cagayan, Isabela, sa amin, sa Ilocos Norte, eh, tad-tad na kami ng balikatan. Kaya ito nga, hindi tayo dapat mamagitan dun sa dalawa. Ang importante, hindi ito madadala sa init ng ulo, sa pagmamacho talk, kundi talaga makipag-usap tayo. At the same time, armado tayo. Kailangan talaga nakafocus na tayo sa pamimili ng kinakailangan na gamit para may self-defense posture. Nakapanipaniwala, kaya natin ipagtanggol ang sarili natin. Kahit ilan pa yung kaalyado natin, sa hulot dulo, ang magtatanggol sa Pilipinas, sa Pilipino. Nakita naman natin ang Amerika ngayon, di ba? May halalan sila. So, alam din natin, sinabi niya, lahat ng puwersa militar ng Amerika mananatili sa Amerika, bahala kayo sa buhay ninyo at sa gera ninyo. Alright. So, baka ang ingay-ingay natin, wala pala na sasaklolo sa atin dahil nagbago na sa Amerika. Okay, pero hindi lang kung Amerika naman, ano? Sabi nga nung ilang sa mga Team Bulalohon na nakikinig sa atin. Team Bulalo kasi sila Huda ay may itataktak na utak. And then, sabi nga ho nila, hindi lang naman Amerika, no? So, parang ayon po kay Senator Tolentino, sabi nga niya, ayon kay Senator Tolentino, hindi ba, 99.5% ng mga bansa ang nakasuporta po sa Pilipinas pagdating dito dahil kitang-kita yung pambubuli, no, ng China sa atin. Ano ho ang reaction niyo dyan? Mas kampante si Francis kaysa dahil alam ko naman na yung Japan talagang nagra-ratchet up ng kanilang military spending. Sigurado yun, double, triple pa. No? Tapos tinutulungan tayo sa radar and so on. At nakita natin Australia, New Zealand, doon ang mga kaalyado natin sa ASEAN. Ang problema, alam naman natin, nakita natin sa Ukraine, sa Israel, nakita natin, sa umpisa, kayang-kaya pa, pag madugo na, nag-aatrasa na. Hindi na nila kaya, siyempre, eh, uunahin nila yung sarili ng bansa. Paano naman na, paano naman sila tataya sa ibang bansa, ano? Kaya lagi kong sinasabi, at the end of the day, Pilipino talaga ang paglalaban, yung Pilipinas. Pero kung wala tayong kakayahan, eh, kahit marami tayong kaibigan, di naman tatakbo yan para sa atin lagi, ano? May kinakailangan rin sila sa kanilang bansa, may kakulangan din, may hangganan yan. So makikita natin, may history tayo sa Japan, eh talagang mahihirapan din kasi ngayon lang sila nag-aarmas eh. Pag-umpisa pa lang sila, diba, for the longest time, non-military yan. Talagang hindi sila pinayagan dahil sa Second World War. At sa ASEAN naman, alam naman natin, may kanya-kanyang claims din. Ang Vietnam at ang Pilipinas, may alitan din. Ang Malaysia, may alitan din. Meron tayong border conflicts, pati sa Indonesia. Eh, ang Indonesia, sinabi na hindi daw sila sasama dyan sa gulo. So, talagang mahihirapan tayo. Kahit marami tayong kaibigan, nasuportado tayo ng international community, talagang pagbalatan na, eh, Pilipino na lang ang maasahan mo. Okay. Pero, Senator, ito ho yung mga komento lang din, ano, halimbawa ni 6917. Sabi alam niya, ko, naintindihan ko na ang Pilipino. As a general rule, tayo talaga malapit sa Amerikano. Matagal tayo nag-aaral sa Amerika, pinag-aaral tayo, may public school system tayo. Pero huwag tayong madadala kasi talagang wala naman tayong kaaway. Ba tayo pinagpipilitan na mamili dun sa dalawa? Hindi naman natin kaaway ang China eh. At hindi rin natin kaaway ang US. Masyado tayong nagiging pro-US. At yun na nagkakaroon ng pikunan dahil kapitbahay natin ang China. Mahirap makipag-away sa Asia. Kapitbahay natin lahat yan eh. So, kinakailangan talaga. Unang-una, isipin natin ang kasaysayan. Alin mga bansa ang talagang sinakop ang Pilipinas. Historically speaking, ang China kahit nakakainis tapos sa pasok ng pasok, may mga pirata noon sa Dagupan, dyan sa Ligayan Bay hanggang sa Mindanao. Wala naman nangyari na sinakop tayo. Hindi sila naging imperialista. Ibang bansa, katulad ng Amerika, ng Spain, ng Japan, talagang ginera ang Pilipinas. So historically speaking, alam naman natin na hindi talaga sila imperialistic in that sense, ano? At hindi sila at any point in time, they never became a colonial power and they never colonized the Philippines. So
historically, ewan ko ha, syempre, ayaw nang yung chick na gumawa ng nila, nang gusto nila, maghanap buhay. Yan pero, ang talagang tutok nila. Opo. Kaya medyo tayo, medyo masyado kayatang na nakikinig sa mga praning. Ganun ba? At kasi, yeah, oo. Kasi ang takbo kasi ng ating propaganda ngayon, talagang namimili tayo sa dalawa. Ang sa akin, kaibigan natin lahat, ano ba, late-late natin, may nuclear ba tayo? Huwag tayo, tayo makikipag-umpugan sa may nuclear. Opo. Siguro, Sir, Senator Aimee, ang sinasabi po ng ating mga kapuso, ano, parang noon, nag-iba syempre na ang takbo ng panahon, world power na ngayon ng China. At evident daw ito doon sa mga strategiya nila no pagdating ho sa kanilang pananakop no doon sa mga areas na pinag-aagawan pa naman, hindi ba? So doon sila siguro nagkakaroon din ng agam-agam doon sa kung sino ba talagang dapat kumampi sa atin at ating maging kakampi on this, because ang China po ay parang deliberately merong ginagawa sa ating aggression ngayon. Well, you have to look at it from their point of view. Iba naman ang paningin nila, no? Sa paningin nila, yung Amerika nakikialam masyado. Okay. At yung kanilang trade routes ay sinasakal, no? Hindi sila makapagdaan sa West Philippine Sea. Puro negosyo, alam mo naman China style, puro negosyo. Negosyo 'yan eh. At yun nga, yung Amerika parating napupunta, ano daw ang pakialam ng US. Hindi ako dito para ipagtanggol ang China. Hindi ako abogado ng China. Ayun nga po, yun kasi ako ang ating mga nakukuha. Hindi, ako ang tanging senador na talagang naninindigan na kinakailangan may malaya tayong foreign policy. Hindi katulad nito na sobrang pro-American. Okay, mabuti ho at nabanggit nyo yan. Papasagot ko na lang din kasi ang ating po nakukuhang feed ngayon parang maka-China daw kayo, hindi daw kayo pro-Pinoy. Magandang Hindi tama yun. I think, yes. Hindi ako makikipag-debate sa'yo. Akala ko, interview to. Ay, ngayon ninaaway mo. Senator, hindi po ah. Hindi po. Ito ho, binabasa ko po yung mga komento. Okay lang. Marami hindi po kayo inaaway, Senator, ha? This is a very good interview dahil malaya tayo nakakapagsalita pareho. At gusto ko nga... 100%. Gusto kong mabigyan kayo ng pagkakataong masagot yung mga iniisip po sa inyo ng ating mga nakikinig ngayon, ano? In terms hindi ako abogado ng China, no? Ayan, hindi ako nandito para pagtanggol yung China, pero pinagpipilitan ninyo na yung American stand ang itayin natin, pero hindi dapat ganun. Ang Filipino stand lang yun ang mahalaga. Bago ang lahat, ang ating pinaka-importante na katungkulan ay ipagtanggol ang buhay ng Pilipino. Okay na yan. So ngayon, medyo maraming palpak si Aimee. Well, yung iba medyo acceptable naman para sa akin. Pero yung sinabi niya kanina kasi, ito yung narrative ng mga DDS eh. Na yung sinabi niya nga na tayo pa ngayon ang nampipikon sa China. Parang ganun yung pinapalabas niya kanina, di ba? Na kasalanan natin eh, napipikon yung China sa atin. E bansahan naman natin to. Anong pakialam ng China kung gusto natin maglagay ng EDCA dito? Diba? And then, ano pa sinabi niya kanina? Nakalimutan ko na, ano pa sinabi niya pa kanina medyo na, yung imperialism. Okay. Yun, ang sinasabi naman ni Aimee Marcos, wala naman daw pong history ng imperialism yung China. Oo, wala. Oo, agree naman. Kasi nung panahon na yon yung China, mahinang bansa pa nun. Sila nga yung sinasakop eh. Diba yung China nga, nasakop ng Japan yan eh. Diba? So, dati, 100 years ago, hindi na nanakop yung China. Eh ngayon, meron ng kakayahan. Meron ng kakayahan yung China na sumakop ng bansa. At mga kababayan, iba pa yung takbo ng mundo dati. Dati po, nung panahon po nung imperialism time, legal po yung pananakop ng bansa. Parang nagiging agawan-based po yun, yung pananakop ng bansa. Di ba tayo, nasakop tayo ng Espanya, nasakop tayo ng Japan, then ng USA, di ba, nung 1910s. Parte po ng mundo yon. Ganun po umiikot ang mundo dati. Iba na po ngayon. So, napaka-bullshit naman talaga ng narrative ni Aimee. So, so ngayon, di ba, medyo humanga po ako ng konti kay Connie Season kasi, poised eh. Talagang kalmado lang siya eh. Si Aimee yung napikon. Di, pero ang babaw ng narrative talaga. Ang babaw. Ito yung narrative ni Ito yung narrative ni Robin Padilla eh. Diba yung narrative ni Robin Padilla? Ito yun eh. Nung sa Senate dati. Diba?
So, yun. So, ngayon, nabalita ngayon sa Amy Marcos na napikon kay Connie Season. So, ito lang, no? So, dyan po sa Team Replays, ayun lang, ayun yung content natin. So, dyan po sa Team Replays, ano masabi nyo nga po dito na naniniwala ba kayo sa base sa napanood po natin? Sa tingin nyo ba na napikon talaga si Amy Marcos dito sa interview na to? At syempre, ano rin masabi nyo dyan sa narrative nga po ni Amy Marcos? Pa-victim, no? Pa-victim. Sa narrative nga po ni Amy Marcos. So, syempre, alam naman natin mga kababayan na base po sa mga ibang DDS, ang gusto daw po nilang tandem, sabi ng ibang DDS, ha, especially si Harry Roque, na ang gusto daw po niyang tandem sa 2028, Sara Duterte for President, Amy Marcos for Vice President. So, good luck. Pag nangyari yun, good luck sa Pilipinas. Dalawang pro-China. Diba, Presidente at Vice President, parehas pro-China. Good luck. Yun. So, pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At yan po sa 942 po na nanonood. So, maraming salamat po sa inyong lahat. At sa di pa po nakakapag-like, palike na lang po sa mga bagong dating. And sa mga bago po sa channel po na to, pa-subscribe na lang din po, no? Para po makatulong po sa algorithms po ng content po na to.